kita taas kita kita taas kita sebuhayku sepusukku kita
sa pag-share sa Word of God dito. At ang speaker natin today is si Sir Will TV. Ayan, sana mag-stay kayo mga ka-bless ha. Kasi this is more important than to banana. Kaya ayan, paano muna tayo. Thank you so much, Mugali. Inaantay ko lang ang aking mga partner. Ibinigay mo ang lahat, ulam ng buhay ko, maging ng mundo sa laki at tawag ng pag-ibig mo. Dali lang ha, naayos ko lang. Can I have shout out to Liz Moda? Good morning, good morning. PG23 Vlog, good morning. Inaantay ko lang si ano, pa-shout out Doc Ruel TV and Tiki at kay Mami Esther Lavida. Ayan. Dolrina, si Sir Ruel Aakyat kasi siya mag-speaker ngayon. Wala bang tingog ako? Nawala ba? Ayaw mag-ano. Ayan si Sir Ruel. Oh, ma'am. Good morning. Good afternoon. Good morning, good afternoon. Sabi. Wala ang music ko. Wala ang music natin. Andali. Nawala ang Bluetooth ko eh. Ayan sir, batiin mo muna sila sir. Ayan, nagkabing alam shoutout muna sa mga lahat na mga nandyan na. Siyempre, isang papalang araw sa lahat ngayong araw ng Biyernes. May gabing alam shoutout muna kay... Andali lang. Tila sa monitor, may gabing alam shoutout kay Fod Calye, kay Dolrena Malaka, siyempre kay Jams Channel, and siyempre kay Ma'am Solis Moda. To Kid Jig and sa lahat kayo sa James Channel. At sa lahat mo nandyan, magandang araw po ng Friday. Siyempre kay Ilongga TV and kay Ann Jenner. Kuya James, gusto mo umakyat? Inayos ko lang yung music.
Sige na, mag-ano muna ako dito ng ating isang music. Wala tayong, nawala ang music ko, sir. Nawala din sa'yo. Channel Mika Mika Love Shoutout. Sir Ilya Silonga TV, good morning. Mika Love Shoutout, Anjinel. Salamat sa ano sa pagpunta nyo. Alam ko na, alam nyo ang schedule natin ngayon. Ayan. Sige lang, James Channel, okay lang. Kasi nilaan ko yung ano, di ba, supposed to be, ano, Miyerkules. Kaso po, Friday na lang kasi day off ko kasi Friday, Saturday. So, mas maganda yung hindi ako nagpapagali ganyan. Prepare na prepare talaga ako mag-Friday kasi wala akong puntahan at wala akong trabaho. Kaya una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Kay Sir Rowell TV na nandiyan na best appreciated at saka big privilege natin to share the word of God through YouTube. Kasi di ba yung iba, masaya sila talaga sobra pag naimbitahan sila sa mga ano, di ba, sa mga simbahan. So, the word of God, but tayo, nasa ano tayo, nasa YouTube tayo. So, gusto ko lang ibalik ang pagpapasalamat at sa lahat ng mga biyaya at mga success na binigay ni sa akin. Ayan. Durang Kamatis, mega-mega love shoutout. Mega love shoutout, Durang. Napanood ko, Sir Will, yung 4P. Yung 4P. Ah, okay. Yung apat na klase ng pagmamahal. Sir James? Ayan, may galap shout out, mga Kigwang. Ayan, Day Durang, ngayon ay araw ng sharing ng salita ng ating Panginoon. Siyempre guys, ang ating pundasyon sa ating spiritual na buhay. Finas, may galap shout out. Fina, may galap shout out. So, thank you, Sir James. Ayan, Bless Flower, may gabi-gabi love shoutout. So, ma'am, okay na yung sound mo, ma'am? Okay na, ikaw na. Okay na yan, sir. Okay na yan na sound. Okay na yan.
Pero rinig din yung ating rinig yung ating background? Oo, dinig na dinig. Oo, okay lang. Okay, sige. So, magandang hapon. At syempre, magandang araw o magandang umaga sa Jordan. At syempre, magandang hapon sa Pilipinas. So, mga kapatid and sa ating mga kaibigan na nandyan sa baba na patuloy na sumusuporta ngayong hapon, maraming salamat and thank you sa biyaya ng Panginoon sa buhay natin na kung saan hanggang ngayon patuloy pa rin tayong humihinga kasi nga gaya nga ng mga nararamdaman natin sa paligid na may mga buhay ngayon na halos gusto nilang dugtungan kung saan-saan guys kailangan nyo pang bumili ng hangin para lang na madugtungan yung buhay natin pero napakayaman ng biyaya ng Panginoon na kung saan tayo ngayon ay nakakahinga tayo ng libre kasi kung walang Panginoon, so wala din tayo ngayon. So, kaya po guys na minsan kahit po sa aking sariling LS, so papasalamat tayo kay Ma'am Bless na kung saan nagkaroon tayo ngayon ng isang time o ng isang araw talaga na kung saan na binabalik sa Panginoon yung biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi sa akin kasi guys minsan kaya po na ako'y nawawala sa aking LS mostly. Kaya ako nag-umpisa minsan ng alas 9 ng gabi kasi po guys yung ginagawa po talaga namin we are doing missions kung saan po sumasama kami doon sa nagba-Bible study, nagba-Bible sharing, yung mga nagbibisita sa kapatiran kasi guys ito po yung pinaka-importante. Kasi ito po yung yaman na hindi kayang nakawin ni numan yung ating paniniwala at siyempre yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. So mega shout out po diyan kay Siang Pau Por. Tapos guys sa gabing sa hapong ito, siyempre sa umaga diyan sa Jordan, so isang malaking karangalan po na makapagbahagi ng salita ng Panginoon, isang pribilehiyo na kung saan ay makapag-share ng buhay na salita ng Panginoon. So yung ating pag-uusapan o yung ating isi-share ngayon ay yung salita ng Panginoon sa Book of Matthew 6:33 na kung saan yung salitang ito guys ay buhay talaga sa akin. At siyempre mostly sa lahat ng mga may paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, malamang at marahil ito ay kanila ding nararanasan. Sapagkat ang sabi nga doon, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Na kung saan guys, kung mapapansin ninyo, yung verse na to, ito yung nakalagay din doon sa dulo ng aking channel pag ako'y nagla-live. Kasi guys, yung mensahe kasi ng verse na to ay nagsasabi na kapag inuna natin palagi ang Panginoon sa ating mga buhay at ang kanyang pagiging makatuwiran, lahat ng kulang, lahat ng ating pangangailangan kaya po yung i-provide ng Lord sa ating mga buhay. Kasi guys, yung pag-provide kasi sa buhay natin bilang tao, we are not only considering our financial status. Kasi malamang may mga pangyayari na kahit na gaano man tayo kayaman, gaano man tayo kakompleto sa mga material na bagay, pero minsan dumarating sa buhay natin na hindi natin nasusumpungan yung tunay na satisfaction at sa kakatahimikan. Kasi guys, hindi kasi natin nasumpungan yung totoong pagmamahal ng Panginoon. Kasi pag if you love God, so wala nang kulang sa buhay mo. So kaya nga natin sinasabi na seek first kasi malibang matagpuan mo ang totoong pagmamahal sa Panginoon na hindi din tayo magkakaroon ng masasabi nating buong kaligayahan sa ating puso. Kasi sa akin kasi guys personally, nung hindi pa ako nag-YouTube, so dumaan din kasi sa buhay ko na halos lahat, pakiramdam mo hindi ka puno, pakiramdam mo may kulang sa puso mo, pakiramdam mo may kulang sa buhay mo. So sa atin kasi, yung atin kasing nakalakihan na kailangan nating mag-aral, maging mayaman para maging successful sa buhay na which hindi naman masama. Kasi hindi naman masama na pangarapin na maging mayaman, hindi naman masama na pangarapin na magkaroon ng magandang pinag-aralan, hindi naman masama ang pangarapin na magkaroon ng mga material na mga bagay. Pero ang masama ay kapag nakalimutan natin yung Diyos na yun yung nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kasi kahit sabihin natin na ano man tayo ka-successful sa buhay, kung ipagkakait ng Diyos ang panahon at ang pagkakataon, wala ding pakinabang yung lahat ng ating pinaghirapan. Tulad ngayon, kung balikan natin yung pandemya na nangyayari ngayon sa ating paligid, gaano man tayo kayaman, gaano man tayo katanyag na tao, hindi natin mai-enjoy yung buhay sapagkat masyadong limitado yung ating galaw. Pero yung buhay kasi na malaya, yung buhay kasi
na mayroong pagsunod sa Panginoon, pakiramdam mo, yun yung buhay talaga na masasabi mong kompleto ka. So hindi mo kailangan ng yaman, hindi mo kailangan na kung anong bagay para magkaroon ka lang ng kaligayahan sa ating puso. Now which is, tama naman. At which is maganda naman. Kasi nga, yung sabi nga ng Panginoon, ang sabi niya sa kanyang mga salita na binasa natin, kung inuuna natin ang Panginoon sa ating buhay at ang kanyang pagiging makatuwiran, lahat ng bagay ay pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. So minsan, kaya dumarating sa buhay na tayo nakakilala sa Panginoon, nagkakaroon pa rin tayo ng tinatawag na failure sa buhay natin kasi nagawa nga natin na hanapin yung Panginoon pero hindi naman natin nagawa na gawin yung pagiging makatuwiran. Kasi dapat kasi magkasama yung pagkakilala sa Panginoon at saka yung paggawa ng pagiging matuwid. Kasi hindi natin makikita yung promise o yung regalo hanggat hindi tayo dumadaan doon sa pagiging matuwid. Kasi ang Panginoon kasi nagbibigay yan pag nakikita niya na yung sa puso mo malinis, saka yung intention mo malinis. Kasi minsan mayroong pagkakataon na dumarating sa buhay natin na mayroon tayong hinihingi sa buhay natin na pakiramdam natin ipinagkait ng Panginoon, pakiramdam natin hindi tayo naririnig ng Panginoon, pakiramdam natin ayaw ibigay ng Panginoon. Pero ang totoong rason talaga dyan, handa na ba tayo pag yan ay binigay ng ating Panginoon? So sa isang madaling pananalita, ihalimbawa na lang natin ito. Sa sinasabi na humihingi ka kunwari ng isang sasakyan, humihingi ka ng kotse sa Panginoon. Ngunit yung tanong ngayon, marunong ka bang mag-drive? So may mga hinihingi tayo sa buhay minsan na akala natin kailangan talaga natin. Pero yung mga bagay na to, pag nakuha na natin, ito yung mga nagiging dahilan minsan kung bakit napapalayo tayo sa ating pananampalataya. So minsan dumarating sa buhay natin na may hinihingi tayo sa Panginoon pero nang dahil doon, sa mga hinihingi natin sa buhay, minsan nakakalimutan na natin ang pagbigay ng sapat na panahon sa ating Panginoon. At doon at ayaw ay nalalayo na doon sa kung ano ang pinakatama at saka kung ano yung pinakadapat. Kasi ang sabi nga natin, yung buhay natin, kahit na gaano natin alagaan yung ating buhay, gaano natin pagyamanin yung ating buhay, na which is maganda naman, pero pag yung panahon ng Panginoon, yung time na para sa Panginoon, ay ipagkakait natin sa Panginoon, hindi na din po siya maganda. Kasi minsan, mga kapatid, tulad ng sinasabi natin na itong araw ng pagsisimba. So, yung araw ng pagsisimba, akala kasi ng iba, ito ay isang tradisyonal lamang na pamamaraan, isang tradisyonal lamang na gawain. Yung sinasabi ng iba, sige magsimba tayo kasi ayun lang, basta lang magsimba. Pero yung pinakamalalim talaga guys na rason ng pagsisimba, bakit kailangan tayong manambahan sa ating Panginoon? Kasi minsan, if we will go to church and worship our Lord, our living God, sa panahon na ikaw ay nanampalataya sa iyong sa ating Panginoon, kung saan sa mga moment na yon, maaring dagdagan at maaring baguhin o maaring i-provide ng Panginoon yung iyong pangangailangan. Whether it is a spiritual, it is a financial, o kung anumang aspeto sa buhay natin. Kasi guys, minsan, kaya tayo napapalayo sa ating pananampalataya kasi hindi na tayo nagbibigay ng sapat na panahon para sa ating Panginoon. Kaya ang sabi nga doon, seek first the kingdom of God. Kasi ang araw ng Linggo o kahit anong araw man ng ating pagsisimba, ito kasi yung araw na yung Panginoon nakikipag-usap sa kanyang mga anak. Ito yung panahon na kung saan ang ating Panginoon ay ating pinaparangalan. At sa panahon ding ito, nagpapakita yung Diyos ng mga himala sa ating mga buhay. At sa panahon ito, pinapahinga tayo ng Panginoon, physical at spiritual. Kasi yung nakatanim kasi sa ating mga isip o sa ating mga puso, kailangan nating magsumikap. Kahit yung araw ng Linggo, nagtatrabaho na tayo kasi gusto nating i-provide yung needs ng ating pamilya na kung saan nakakalimutan natin na yung sarili natin, yung ating pangangailangan na spiritual ay kinukulang na, na which is dapat ito yung pinakamalakas na parte sa pagkabuo ng isang tao, yung kanyang spiritual na buhay. Kasi pag mahina yung ating spiritual, hindi tayo malimit, hindi tayo nakakagawa ng maayos at magandang desisyon sa ating mga buhay. Kasi sa panahon ng Linggo na tayo po ay nagsisimba o kahit anong araw man ng panambahan, ito yung panahon na kung saan pinapahinga rin tayo ng Diyos sa ating mga trabaho, pinapahinga tayo ng Diyos sa ating mga alalahanin, ito din yung panahon na nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. So kung ipagkait natin yung panahong ito, paano nakikipag-usap sa atin yung Panginoon ng buo at walang pag-alala sa ating puso? Kasi minsan,
Alam naman natin na may Diyos. Alam naman natin na nag-i-exist yung Diyos. Kaso nga lang, kulang lang talaga ang ating panahon. Kasi nga sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako yung pumili sa inyo. Tapos humingi kayo ng mga bagay na inyong pangangailangan at aking ibibigay. So ito ay napakagandang mensahe na kung saan pinuprove ng Panginoon kung gaano niya kamahal yung kanyang mga anak. Kasi kung tayo ang magde-decide na pumili, mas marami ang hindi pipili na sumunod sa Panginoon. Kasi yung buhay kasi ng tao sa ating mundo, habang tayo nabubuhay, mas inuuna natin yung ating pangangailangan, mas inuuna natin yung ating pinansyal, yung ating material, at kung ano mang mga concern sa buhay natin, at minsan last choice na lang talaga ang pagsunod sa Panginoon. Pero gaya nga ng sinabi natin, kung hindi natin susubukin ang kapangyarihan ng Panginoon, paano natin malalaman kung gaano kalawak at gaano kaganda ng plano ng Panginoon sa ating mga buhay. So shoutout muna siguro tayo, Ma'am Bless. Medyo love shoutout. Ay, nawala na tuloy ako. Dali lang. Medyo love shoutout sa lahat ng mga nandyan. And praise God. And sobra akong na amazed na kahit wala kayong banana na mas mahalaga ito kaysa sa banana at sa lahat mga bagay sa mundo. Ayan, bigay love shoutout, KJ. Ayan si KJ. Chocolen, Palangka, bigay love shoutout. Madam Solis Moda, Food Kali, thank you so much for having us today. Nag-stay kayo. And Kuya Jess, nandiyan, Durang Kamates, salamat sa inyong lahat. I'm staying with you. Thank you so much sa lahat ng mga nandiyan ha. At alam niyo mga Palangga, kung maintindihan lang natin na talagang we are all nothing at aminado ako doon. Kasi sa mga nangyayari sa akin sa buhay ko in abroad, sabi nga nila sa abroad, wala kang aasahang ibang tao. Yes, and it's true. It's true, Sir Ruel. Sarili mo lang at ang Panginoon. Even though mag-anak mo, may time talaga yan na ma-failure din sila. So, sa nangyayari sa akin dito, gumapang ako. At talagang halos ano, pero pinakita ko at pinatunayan ko talaga sa mga tao, Pinas man or abroad or dito sa Jordan, na buhay talaga ang aking Panginoon. Yes, buhay talaga ang aking Panginoon. Yung i-discriminate ka ng pamilya mo, galing ka pa lang sa Pilipinas, diniscriminate ka na sabi hindi ka nakapagtapos, hindi kasi 'di ba dati yung abroad kasi dapat professional ka talaga ganyan. Yun ang pagkakaano nila, yung pagkakaintindi nila. Na dapat professional ka. So, mula Pilipinas, diniscriminate ako hanggang dito. So, na-shock na lang yung mga, ang pamilya ko at ang mga tao ko na nasa labas na ako. Hindi lang, Mama. Kasi yung expectation yung expectation nga nila, mga Palangga, yung mag-abroad, yung kahit katulong ka lang daw dito sa abroad, dapat daw nakapag-aaral ka. And no, it's not. It's not true. Kasi sa sarili ko, napatunayan ko na mula pa lang Pilipinas, sarili pa lang na pamilya ko, diniscriminate na ako. Kasi sabi, ay mabuti yun si ano, kasi nakagraduate ng teacher, ganyan. Pero sabi ko nga sa Panginoon nung dumating ako dito, Lord, sabi ko, kung binigyan mo man ng chance ang ibang tao na hindi nagsiserve sa'yo, why not me? Why not me na mula pagkabata ako talaga, nagsiserve talaga ako kasi mga Palangga. Medyo special child ako nung bata ako. Kasi minoposal baby ako ng nanay ko. Kaya yun yung inoffer ako ng nanay ko sa Panginoon. Tapos, nung dumating ako dito mga Palangga, grabe gumapang ako sa hirap. Halos yung nakatira na lang ako sa gilid ng CR. Minsan kahit boss mo, kung makatagpo ka ng boss na hayop, lalo kakakapit sa... Yes, Durang Kamatis, yes, totoo talaga yan. Dahil ako, tumakas ako dito nung bago ako dito. Tapos,
yung nakatira na lang ako sa ano, halos sa gilid na lang ng CR, ganyan, lumuluhod ako sa Panginoon, Durang, na sabi ko, Lord, bakit ganito? Bakit hahayaan mo na yung anak mo eh magiging ganito? Samantala yung iba dyan makasalanan, gano'n. Kaya mga balangga, napatunayan ko that God is a great God. My God is a great God. Yung nakikita mo, naramdam mo na, na talagang yung nasa puti ka, inakon ka niya. Na, hindi mo kahit ikaw sa sarili mo, hindi mo ma-imagine na binless ka niya. Kaya nung binless ko, mga palangga, ano, pinalitan ko talaga yung pangalan ko na blessed talaga ako. Blessed Durang talaga ako. Kasi kahit pamilya ko, mga palangga, imagine na nakapag-apply ako sa American Embassy at saka sa British Embassy. Sa totoo lang, yung mga kasamahan ko dito, mga sabi nila nung nag-apply kami, nakapila-pila kami. Sabi nila, mga ano sila, mga teacher, graduate teacher. Ako na, sabi ko lang ganun, graduate lang. Graduate ako, Pastoral Church, sabi ko ganun. Pero sir, napatunayan ko sir na mas makapangyarihan ang Panginoon ko. Yes, hanggang ngayon, to God be the glory. And all the praises, I give it back to our God, you know, because sa lahat ng pangyayari, sir, sa buhay ko dito sa Jordan, lalo sa dinanas ko sa married life ko, at saka sa mga anak ko, sa pamilya ko, hindi basta. Kumapit talaga ako ng husto sa Panginoon. At yun, mga palangga, yung gusto kong i-share sa ating lahat, throw air. Kasi diba, yung iba nag-i-speaker, nagwawali, nag-share sila the word of God, sila yung naging speaker sa simbahan, ganyan. So, limited yung nakakapanood. So, sabi namin ni Sir Rowell, sir, kahit hindi man tayo pastor, although ako, graduate talaga ako, pastoral theology, pero hindi ko talaga nagagamit yon. So, si Sir, parang nung nagkakilala kami ni Sir Rowell, nabuhay yung aking spiritual life. And thanks God talaga na ginamit siya ni God para maano ko, kasi tao lang tayo, mga palanggay, tao lang tayo. Minsan, na, yun na nga yung sinasabi na ang magnet ng worldly things at worldly na mga ano, grabe yung magnet, hinihila tayo. Ayan. Pinagdaanan ko yan, host ng Brunei. Ako, akala ko, uwi na ako, kabao sa pamilya. Oo nga, Dora. Yun. Mm. Yung parang grabe ang magnet, lalo na ako, mga palangga. Parang kung i-compare ako sa iba, talagang really blessed naman talaga ako, kasi nga sa trabaho ko, sa kung saan ako nakatira, ganyan, sa kwarto ko. Minsan nakakalimutan mo na yung kung hindi dahil kay God, wala pala yan. Yes, naranasan ko yan, mga palangga, na dumating sa punto na parang, ay sabi ko wala na akong pakialam, ganyan-ganyan, nakakalimot na ako sa pagtawag sa ating Panginoon. Pero alam nyo, ang Panginoon talagang sobrang great, sobrang matalino, sobrang perfect, na pag yung nakakalimot na ako, nagkakasakit ako, oo, nagkakasakit talaga ako. Yung parang minsan hindi natin maintindihan yon, dahil nga spiritually ano tayo, sir, spiritually lacking tayo sa ano, 'di ba, sa spiritual life natin. Pero kung maiintindihan natin na, for example, katulad ko, pag naging sobra na akong ano, ganyan, ay ganito na ako ngayon, siyempre, 'di ba, tao lang din naman ako na nagkakamali, or hindi ako perfect talaga. So nagkakasakit talaga ako, sir, nung time na nag-ano dito ang COVID. Sinagip ako ng depression. Talaga, nung unang strike dito ng COVID, kasi, sir, 3 months talaga, no movement. So, kami na mga tagalabas, mga freelancer, walang trabaho. No pay, no work, no pay kami, ganyan. Although maganda yung trabaho namin, pero syempre, no work, no pay, kasi sarili namin yung aming mga visa. Ngayon, sir, wala, ala, sabi ng gobyerno, umamili na ng ilang sako na bigas, mga ganun, tubig, ganyan. Pero ako lang ako that time, kasi sabi ko, Lord, sabi kong ganun, ito na ba talaga, well, parang nagising talaga ako noon. Pero nung time na yun, sinagit din ako ng ano, ng isang diplomat sa from American Embassy, di ba? Kaya hindi ako gumastos, although may katulong
din sila. Oh, may katulong sila. Parang guest lang ako doon. Kaya, sabi ko, sabi nga ng ibang mga friend ko, sabi, talagang blessed ka talaga. Kaya, di ba? kaya, parang nag-usap kami ni Sir Owen na sabi ko, Sir, ibalik natin. Ang minsan kasi ako, pag walang sumusundot sa akin, parang ano eh, Catholic, devote ako, host, pumasok ako sa loob ng mosque para lang, yes, Dorang, we all know na hindi relihiyon talaga ang makakaligtas sa tao. Yes. Ako kasi mga palangga, mga ka-bless, open mind ako masyado. Kasi kami inborn kami, Pentecostal kami, mula sa nanay ko hanggang sa amin niya. Yung dalawa kong kapatid, pastor lahat yung mga asawa nila. So, merong mga pagkakataon na, ay, pag nagsasabi ako minsan, Ya Allah, alhamdulillah, sabi kong ganon. Sabi nila, ganyan ka na ba, nag-Muslim na daw ako. No, sabi kong ganon, hindi naman porket ganyan ang mga salita. Kasi translated lang naman yan eh. Pero yung God nila, God din natin. Kaya magiging open-minded. Kasi una sa lahat, hindi relihiyon mga palangga ang makakaligtas sa atin. Go ahead, Sir Owen. So yun na nga yung sinabi kanina ni Ma'am Bless na in the end of religion. Sa akin kasi guys, alam nyo po, kung hindi din siguro napakilala sa akin pa yun in some way, parang natali din ako doon sa usapin ng relihiyon. Kaso nga lang guys, alam nyo yung relihiyon kasi ako yung paniniwala ko, mas paniniwalaan ko yung side na parang pumasok tayo sa isang school na kung saan yung tingin natin na we are in the comfort zone to worship and to know about God, so doon tayo nag-i-stay. Kasi wala namang wala tayong mababasa sa Biblia na ito yung relihiyon talaga na makakapagligtas, kundi yung ating pinapahayag na yung tunay nating na makakapagligtas talaga sa atin ay walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Kasi wala namang relihiyon na ipinako sa cross, walang tao na ipinako sa cross para nasagipin yung kasalanan nating mga tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga na yung sinasabi natin na kahit na palipat-lipat tayo ng relihiyon, kaya nga di ba sinasabi sa kanyang sinasabi sa salita ng Panginoon na malibang ipanganak muli ang tao sa espiritu ay hindi niya makikita yung pag-ahari ng Panginoon. Kasi ang malalim po kasing ibig po kasing sabihin nun, malibang hindi ka magbago at baguhin yung ugali mo at ikaw ay magiging matuwid sa harap ng Panginoon na hindi mo makikita ang pag-ahari ng Panginoon. Kasi kahit guys, nalilipat-lilipat-lilipat tayo ng 50 na relihiyon, kung hindi natin papayagan ng Panginoon na tayo ay baguhin, so wala din pong mangyayari sa ating espiritual na buhay. Kasi ang totoong pagbabago, yun ay ang ating pagkakilala ng mas malalim sa ating Panginoon. Kasi malibang hindi tayo magkaroon ng takot at respeto sa ating Panginoon, hindi din tayo magbabago. Kasi minsan likas natin, alam natin na yung Panginoon natin ay napakabait. Alam natin yung Panginoon natin ay nagpo-provide. Pero hindi natin pwedeng abusuhin yung kabaitan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon kasi natin, not only the God of love, but He is also a God of justice. So dapat nating malaman na ang Panginoon natin ay Panginoon ng hustisya. So kung ano yung bagay na tama, doon papanik ang Panginoon. Yung ating Panginoon, kaya nga siya nagpapako sa cross para linisin tayo, para mula doon sa ating makamundong gawain o dahil doon sa ating mga kasalanan, mula sa ating karumihan, gusto tayong linisin ng Panginoon at bigyan ng bagong buhay. So pag tayo ay nakakilala sa Panginoon, ang sinasabi natin na kilala ko ang Panginoon, sinasabi natin na mahal kong Panginoon, pero hindi naman nagbabago ang ating buhay. So paano natin sasabihin na mahal natin ang Panginoon? Kasi nga, sa madaling salita parang ganun, paano mo sasabihin na ikaw isang guro kung hindi ka naman marunong magturo? So yung point natin doon. So paano ting sabihin na napakabait ng Panginoon, mapagmahal ang Panginoon, kung tayo nga na tao, hindi tayo marunong magmahal sa ating kapwa-tao? Kasi minsan, likas kasi sa ating mga tao na kilalang natin ang Panginoon sa nguso pero hindi sa puso. Kasi nga, yung pagkakilala sa Panginoon talaga sa puso natin, ito yung pagkakilala na may takot, respeto at pagmamahal. Hindi ka pwedeng sumunod sa Panginoon nang wala kang takot. Kasi pag wala kang takot at pagmamahal na sumunod ka sa Panginoon, hindi ka rin magkakaroon ng buhay na kung saan ay sumusunod sa ating Panginoon. Kasi ang pagsunod natin sa Panginoon kasi guys ay may kaakibat na responsibilidad. Ang pagsunod natin sa Panginoon na may kailangan kang baguhin sa buhay mo, parang ganito,
nung sa buhay natin, kunwari, nung tayo ay naliligaw or tayo ay nililigawan, di ba mayroon tayong ine-expect na mga bagay na gustong ibigay nung tao na gustong manligaw sa'yo, yung tao na nililigawan mo. Kailangan mong baguhin yung mga bagay na hindi niya gusto at kailangan mo ding mag-adjust. So sa ating pagsunod sa ating Panginoon, ganun din po ang mangyayari. Kailangan nating kalimutan, kailangan nating baguhin yung mga nakasanayan natin na hindi makakapagbigay karangalan at hindi makakapagbigay tuwa at makakapagpasaya sa ating Panginoon. So kaya po ako po sinasabi kanina na seek first the kingdom of God, kasi pag inuna talaga natin at hinanap ang kaharian ng Panginoon, ay dapat din nating masumpungan yung tinatawag na buhay na matuwid. Kasi kung hindi tayo mabubuhay ayon sa katuwiran, hindi din natin makakamtan yung mga promises at saka yung mga bagay na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, sinasabi natin, mahal niya yung mga makasalanan, pero hindi niya mahal yung kasalanan. Yun yung pagkakaiba nun. Tayo ay niligtas ng Panginoon dahil sa ating kasalanan, pero hindi tayo pwedeng mamuhay nananatili na lugmok sa kasalanan. So likas pa rin sa atin na minsan mayroon tayong pagkakataon na tayo nagkakamali. Pero sa biyaya at sa tulong ng Panginoon, yan po ay ma-overcome natin. Kasi mayroon siyang wisdom na binibigay sa kanyang mga anak. Sa sino mang nakasumpong sa ating Panginoong Hesukristo ay nakakasumpong din po ng tinatawag nating karunungan. Yung karunungan kasi na sinasabi natin, ito yung kaalaman na binibigay ng Panginoon para malaman mo kung alin ba yung mabuti, alin yung masama, kung alin ba yung bagay na nakakasira at alin ba yung bagay na hindi nakakasira. So dapat natin yun malaman. Kasi minsan, kahit na alam na natin na mayroong Panginoon, pero mas mayroon pa rin tayong pagkakataon minsan na gawin kung ano yung hindi nagugustuhan ng Panginoon. So na which is yun yung dapat nating pagsumikapan na talunin. Kasi nga, ang sabi nga ng salita ng Panginoon, ang mundo natin ay pinamamahalaan ng mga espiritu sa kalawakan, sa kailaliman. Ito yung mga espiritu, na naghahasik ng kasamaan sa buong mundo na kung saan, kung hindi magiging matibay ang ating buhay espiritual at hindi natin bibigyan yung Panginoon ng pagkakataon na makilala natin at baguhin yung ating buhay, malamang tayo ay pwedeng pagharian din ng mga tao o ng mga espiritong ito. Kaya minsan, napapansin natin na may mga tao na kung titingnan mo parang walang takot, may mga tao na parang kayang mabuhay ng nag-iisa kasi hindi talaga nila nasumpungan yung Panginoon. Kasi ang sinasabi kasi natin yung ating nakalakihan, kasi kailangan kong magsumikap, kailangan kong maging powerful kasi para ako irespeto ng tao. Pero alalahanin natin yung buhay natin sa mundo, hindi po masyadong mahaba. It only takes 100 years, sabihin natin 100 years with bonus na 120 years. Pero aaminin man natin at sa hindi, pagdating ng panahon, talagang haharap at harap tayo sa paghukom ng ating Panginoon. Na kung saan kaya natin pinapahayag na bigyan ng oras, ng sapat na panahon, yung ating Panginoon. Kasi pag yung Panginoon na mismo, yung magkakait ng oras sa atin, talagang wala tayong magagawa. Kasi tulad nun, kung hindi nagkaroon ng COVID sa ating paligid, hindi naman nagbabago yung takbo ng lifestyle ng mga tao. Disco doon, disco dito, sabong doon, sabong dito, pangangalunya doon, pangangalunya dito, lahat ginagawa halos ng tao. Kasi pakiramdam kasi nating mga tao, wala nang pwedeng kumontrol sa'yo. Pero nung nagkataon na nagkaroon ng pandemya sa ating paligid, lahat ng mga bagay na bago. Kasi ito talaga ay pinapayagan ng Panginoon na mangyari para mapatunayan na mayroon pa ding higit na makapangyarihan kaysa sa lahat. At yun ay ang ating Panginoon. Kaya minsan, dapat din tayo na magising doon sa mga mensahe na yung buhay pala talaga natin, kung gugustuhin ng Panginoon na kukunin, ay wala tayong magagawa. Yung mga bagay na yung mga priorities natin sa buhay na minsan naging kompetensya ng Panginoon, na kahit yung araw ng Linggo hindi mo na maibigay sa Panginoon, kahit yung araw ng panambahan hindi mo na maibigay sa Panginoon, sapagkat ikaw ay sobrang naghihinayang sa pwede mong kikitain, hindi pa natin naiisip na pwedeng kunin ng Panginoon yung mga bagay na yun sa buhay natin. At pag yan ay kinuha ng Panginoon, yan ay hindi nakapakipakinabang. At yan po yung reason why na kahit ako, kahit na alam ko na yung sa oras na ako ay umalis sa bahay, pwede ko pa yung i-live sa ibang channel, pwede pa kong kumita sa ibang channel, but hindi ko hinahayaan yung aking career sa YT na magiging sagabal sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi gaya nga ng sinabi ko,
anumang priorities mo sa buhay, kapag makalimutan mo ang Panginoon, pwede yung tanggalin ng Panginoon sa buhay mo ng isang iglap lang. So yun yung nakakatakot. Kasi pag yan ay tinanggal ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo na talaga yan mapapakinabangan. So dapat din nating malaman na yung buhay ng tao sa mundo ay dapat mayroong pagkakataon na dapat binibigay din talaga natin sa Panginoon. Kasi nga, nung tinukso ng Diablo ang ating Panginoong Hesukristo, sabi yung sinagot ng ating Panginoong Hesukristo sa Diablo, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Nang ibig nun sabihin, sa ating buhay sa mundo, we have needs physically, we have needs materially, pero mayroon din tayong needs spiritually na dapat yun lahat ay pupunan natin. Hindi tayo pwedeng mag-focus lang doon sa pangangailangan natin sa ating physical, financial, at sa mga material na bagay, kundi dapat din nating bigyang tuon o bigyang pansin yung buhay natin espiritual. Kasi ang tao, ang buhay natin sa mundo, pag tayo'y dumadaan sa mga pagsubok, diyan mo masusukat kung gaano ka makapangyarihan ang Panginoon. Kasi sa panahon minsan na tayo'y dumadaan sa pagsubok, ang tao, hindi mo yan talaga maaasahan. Kasi may mga tao na kilala ka sa panahon na ikaw ay walang pangangailangan sa kanila. Pero pag ikaw ay nangangailangan, malimit yung mga tao na inaasahan mo, mga tutulong sa'yo, yan pa yung unang tatakbo at unang tatalikod sa'yo. Pero ang Panginoon sa panahon ng ating kabiguan, sa panahon ng ating pagsubok, hindi at hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, bakit tayo dumaraan sa mga pagsubok sa buhay? Minsan, kailangan nating mapagdaanan yung mga pagsubok sa buhay para malaman natin kung ano nga ba ang kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Kasi minsan, hindi natin masasabing tayo ay nananampalataya kung hindi naman talaga natin mararanasan. So kaya na sa panahon ng tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, doon tayo dapat mas kumapit sa ating Panginoon kasi makikita talaga natin kung ano ang magagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi yung karamihan sa ating mga tao sa panahon ng ating pagsubok, minsan dahil sa pagkakamali rin natin, minsan yung Panginoon pa yung sinisisi natin. Bakit nangyari sa buhay natin, yung mga kabiguan, yung mga hindi magandang pangyayari, na tayo naman ang responsable sa paggawa ng mga bagay na yon. Pero pasalamat nga lang tayo ng ating Panginoon, kahit na tayo ay kinukulang, kahit tayo ay may pagkakamali, handa pa rin siya bukas pa ng kanyang palad para tayo ay tanggapin at para tayo ay mamahalin. So dapat din natin na malaman na ang Panginoon ay kasama natin sa lahat ng panahon. At ang Panginoon na hindi nagbibigay ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Kasi kung mayroon mang nakakakilala sa atin ng higit sa lahat, yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At kaya ko rin sinasabi na dapat unahin talaga natin ang pagbibigay karangalan sa ating Panginoon. Unahin talaga natin ang pagsunod sa Panginoon. Kasi ano ba ang sa buhay natin, ang mayroon tayo nang hindi nanggagaling sa ating Panginoon? Kasi kung wala ang Panginoon, wala tayo ngayon. Kung wala ang Panginoon, wala yung buhay natin. So bakit natin ipagkakait yung isang bagay o yung panahon sa ating Panginoon na siya namang punot bulo ng ating buhay? So yun yung dapat nating malaman na kahit sa gaano man tayo ka-busy sa ating buhay, gaano man kadami ng ating mga negosyo, gaano man tayo ka-busy sa ating karir, dapat talaga bigyang pansin at bigyang tuon natin ang ating Panginoon. Kasi pag yung Panginoon yung nawalay sa atin, yan yung mas nakakatakot. Kaya sana magkaroon tayo ng sapat na panahon, magkaroon tayo ng takot, magkaroon tayo ng time na ibigay sa Panginoon kung ano talaga ang narapat na panahon para sa ating Panginoon. At Ma'am Bless, kung mayroon pang mga words na i-share. So, 1 hour lang tayo. Ano, sir? 1 hour lang tayo. Okay. 1 hour. Mm-mm. Okay. 10 minutes pa tayo mga panagkaya. Salamat sa inyong lahat. At alam mo, sir, na nakaka-relate ako sa mga sinabi mo. Kagabi, nanood ako ng salita ng TV. Yung parang kasaging harian sila
yung grabe sila, sobrang yaman, sir. Na, pero nasabungan sila ng vulkan. Parang yung sinasamba nila vulkan. Ang ginharian nila, sobrang ganda talaga. So, ang pinag, sobrang ganda talaga na lahat-lahat gold yun, golding. Ganun yung ano yung item. POMOEI, ganyan. Ang sobrang, yung parang mga hari sila, sir, at saka queen, pero yung pinag-aagawan nila, yung ano ba, yung kung sino yung magiging hari, ganyan. Ganyan. So, ang ginagawa nila, patayan nila, may mga, yung lahat ng mga tao nasa museum, ganyan, nagja-chat. Tapos, kung sinong maiwan, yun ang mananalo. Tapos, grabe na talaga ang patayan. Tapos, sobrang ganda ng ano. Tapos, bigla lang talaga, sir, na umano yung vulkan. Na talagang nilamon talaga sila, sir, ng malayo. Yung apoy, nilamon talaga sila ng apoy at saka yung mga, ang kaganda ka. Yung parang isang, ano siya yun eh, isang syudad na kaganda talaga. Kaya yung kasama ko dito, sabi, nag-usap ka dito, grabe talaga, no? Pero in reality talaga, nangyayari talaga yan. Kumbaga, nangyayari talaga. Kaya sinabi ko sa akin, ano, kasama na sabi ko, pag talaga, ipinagkaloob na talaga ng Panginoon talaga, wala na talaga magkakawa. Whatever, ano man ikaw, karamihang tao, kita naman natin mga palangga, diba? Si Michael Jackson, diba? Sobra naman siyang wealthy. Very wealthy man. Pero, hindi naka, yun ang sinasabi mga palangga na ang doktor at ang pera nakakagaling ng sakit. Pero, ang Panginoon pa rin ang bumubuhay. Ang magdi-design. Ang magdi-design. Kasi Panginoon kasi nabigay ng buhay. Oo. Yes. Ganun ang, yung parang iisipin mo, di ba, sa nangyayari sa atin ngayon, yung mga tsunami, ganyan-ganyan. Especially sa Japan, ganyan, kasi wealthy ano sila, country. Yung naiisip ko lang, this last day, na kahit ano man tayo ka makapangyarihan, o sinoy-noy at sino, kahit ano man tayo ka makapangyarihan, kahit na tayo ka, ano, yung parang, pag, ang Panginoon na talaga yung mag-say yes, talagang wala na tayo. Kasi ako, sir, prone ako, tinatawag nila ako dito prone sa COVID kasi may high blood ako, ganyan. Tapos yung high blood, dami kong mga weaknesses, ganyan, sa katawan, ganyan. So, nung yung pandemic dito, lockdown, talaga naman, sir, na
i-extend ni God yung buhay mo dahil gumagawa ka ng maganda. Do you believe that? Na yung sabi na simple, sabi ng Panginoon na ay hindi ko muna tutukunin, gumagawa pa talaga naman. Kasi ako sir, 15 years ako nag-abroad at hindi basta yung trabaho ko sir abroad. Yung na, malaking kumpanya yung pinagtatrabahuan ko sa ano, i-compare sir sa mga loob ng bahay na nagtatrabaho. Pero mas maganda pa sir yung mga nagtatrabaho sir sa bahay sir, may mga mansion na sa Pilipinas. Sir, ako wala pa. Ako wala pa. Kasi alam niyo kung bakit mga palangka, ang mangga niya. Hindi ako sir. Hindi ako ano sir, madamot. Yung pangbaga parang bigay lang ako. Kumbaga sinasabi, ano ko kasi sa Panginoon na Lord, basta meron lang. Parang ano ko, parang yun yung sinabi ko sa Panginoon. Hated kasi ako dati sir. Kaya sinasabi ko, Lord, basta kumaling lang talaga ako. Basta maganda lang talaga yung mga anak ko. Maganda lang talaga yung good health nila. Talagang ano na. Parang ganun na lang ako sir. Hindi ko na hinangad sir na magkaroon ako ng magandang bahay. Sabi nga nila, si Bliss, si Bliss sabi ng mga kapatid ko, ang tagal mo na sa abroad, ang ganda ng trabaho mo, hindi ka pa nakapagbahay ng ganito, yung iba, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi na importante sa akin yun. Basta kasi, tumutulong talaga ako, sir, kahit hindi ko kilala. Basta, yung tumulong lang ako. Kasi, yun naman ang puhunan ko, sir. Ang puhunan ko this time, yung gumawa ako ng maganda sa kapwa ko. Tapos yan, sabi ni Bliss White Flower. Naalala ko pa nung nagka-COVID siya, araw-araw ko sa kanya, pero praise God, wala naman ako. So yun, nakikita natin. So talagang buhay na buhay yung salita ng Panginoon sa ano, no, sa Psalms 91 na our God will protect us. Itulad niya kasi yung Panginoon kasi alam niya eh. Alam niya kung paano alagaan yung kanyang mga anak. Kasi minsan yan yung sinasabi natin, Ma'am Bliss, na noon kasi ako nung hindi ko pa talaga nalaman yung tawag dito, yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi di ba sa mga buhay natin, pag tayo nagkasakit, sabi natin, ay, bakit ako pinayagan ng Panginoon na magkasakit? Kasi nga, di ba yung ating malimit na kinoconfess, ang Panginoon ko ay doktor, ang Panginoon ko ay nagpapagaling, which is tama naman talaga, at yun naman talaga yung nangyayari. Pero minsan, tumadaan tayo sa kalagayan na tayo nagkakasakit kasi nga doon eh nagpo-prove yung Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Kasi minsan kung hindi tayo makakaranas sa mga ganong bagay, hindi natin marirecognize na totoong buhay yung pagpapagaling at kaya pagmamahal ng Panginoon. So yan, at sa yun nga na sana, yun lang, bihap sa ating mga kabisihan sa buhay, sa mga priorities natin sa buhay, kasi tayo magkaiba yung mga priorities natin, magkaiba yung ginagawa natin sa buhay, pero bigyan talaga natin ng panahon ng Panginoon. Kasi nga, sabi nga nila, malapit na lang yung araw ng Panginoon, so sana nga lang, hindi pa dumating yung araw ng Panginoon, kasi pag dumating yung araw ng Panginoon sa ganitong mga panahon na hindi pahanda yung karamihan, marami po talagang hindi masasama sa kaharian ng Panginoon. Now, which is yun yung dapat nating maging goal sa buhay natin na gamitin yung opportunity, yung pagkakataon para na makapagdala ng kaluluwa o ng testimony sa kaharian ng Panginoon. Kasi nga, sa akin kasi Ma'am Bless, sa buhay ko, although na may ginagawa, pag sumabit yung mga kasama namin na Bro Ruel, out tayo ngayon. So kahit na may mga ginagawa ako niyan, automatically cancels talaga yan. Sabihin ko na, ay, may lalakaran kami, pupunta kami sa ano. Kasi, ano naman eh, ano yung buhay natin? Ano bang mayroon sa buhay natin na hindi pag-aari ng Panginoon? Yun kasi yung ano eh, yung binigay sa akin ng Panginoon na anytime, kung ipagkait mo ang yung panahon sa Panginoon, paano pag yung Panginoon yung kukuha ng buhay mo? Ano ba maging halaga ng buhay mo kung wala ka na din sa Panginoon? Kasi nga, oo nga, maging ikaw nga yung pinakamayaman sa mundo, ikaw nga yung pinakamatagumpay na tao sa mundo, ikaw ngayon yung pinakamakapangyarihan na nabubuhay na nilalang sa mundo. Ipag ikaw ay namatay, hindi mo na din madadala yung yaman, yung kapangyarihan, yung kasikatan ng nabubuhay. Kasi sa harap ng Panginoon, pantay-pantay lahat eh. So at the last day, Panginoon pa rin yung magsasabi at Panginoon pa din
yung maghuhusga. Kaya na yung buhay natin habang tayo ay nasa mundo, gamitin natin. Gamitin natin na para na mag-glorify at para mabigyan ng karangalan yung ating Panginoon. Sa anumang pamamaraan. Kasi hindi naman na kailangan na kailangan mong mag-aral ng pastor, kailangan mong mag-eksperto sa Biblia, kailangan mong maging mataas yung iyong pinag-aralan sa Biblia para masabi mo na ikaw ay lingkod ng Panginoon. Pero hindi natin sinasabi na masama yung gawain ganun kasi mas maganda pag ginawa natin yung bagay na yun kasi mas makikilala pa natin ang Panginoon. Pero ano ba ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Now which is yun yung pwede mong gamitin para abutin sila ng pagmamahal ng Panginoon. Kung gaano ka minahal ng Panginoon, i-extend mo din yung pagmamahal na yun sa ibang tao. So Sir Guardia Vlog, may gabi ka na shout out. Hello. Good afternoon, Pastor. Mga ano to? Dito mga ano, mga pastor, mga lingkod dito ng Panginoon lang. Ay, hindi oh, mga lingkod lang, mga lingkod ng Panginoon, di pastor. Kasi gaya ng sinabi natin, we don't need to be a pastor. Ang importante ay magiging malalim at mapagbasa ng salita ng Panginoon. Kasi yun talaga yung pinaka-importante sa buhay natin. Opo. Importante, naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Yan yung pinaka-importante. Kasi nga, sabi ko nga, Sir Guardia Vlog, kung mayroon mang isang napakagandang nangyari sa ating buhay, yun ay walang iba kundi pagkakilala natin sa Panginoon. Kasi akalain mo, mula ka doon sa bagay na hindi ka kapakipakinabang, mula sa buhay na napakarumi mo, mula sa buhay na wala kang kwenta, mula sa buhay na ikaw ay lugmok, pero bigla ka na bang hanguin ng Panginoon at ibibigay sa isang magandang lugar, isang magandang kalagayan, binago ka. So ano pa yung hindi natin pwedeng gawin para sa Panginoon? So yun nga, buhay natin, gamitin natin sa anumang pamamaraan. Isa akin nga minsan, kahit hindi nga ako marunong, hindi ako magaling kumanta eh. Pag kailangan talaga mag-back up sa worship, bumaback up ako. Kasi alam natin na yun nga, yung lahat na mayroon tayo, nasa Panginoon yun. At wala tayong pag-aari sa buhay natin na hindi sa Panginoon. Kaya na marapat lamang na ibalik sa Panginoon yung lahat ng anong mayroon tayo. Amen, amen. Isang kanta lang para sa inyong lahat, para sa Panginoon. Amen, amen. Walang katulad ng ating Panginoon. There is none like Him. There is none like Jesus. Kaya ang kakantayin ko ngayon ay there is none like You, Lord. Naririnig ba, bro? Bro, naririnig. Healing comes from your hand.
Panginoon. Yes, amen, yes. Amen. Thank you so much, Pastor Gordia, for having us today. Salamat po bang overwhelmed makuwaya na iyak na yan. Second life niya na yan, sir. Second life niya na yan. Kaya ganyan yan. Go ahead, sir. Well. So yon, and salamat guys sa time talaga. Kasi nga salamat sa inyong panahon na kung saan yun nga nakakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi nga ang sabi, ang pananampalataya sa ating Panginoon ay nagagaling sa pakikinig. Kaya nga guys, na ako sobra akong natutuwa at blessed kapag may nakikita akong mga tao na nagtitestimony kung paano binago ng Diyos yung buhay. Kasi kahit naman kami nung panahon na hindi pa namin kilala yung Panginoon, akala natin parang napakabigat ng buhay sa ating mundo, parang palagi kang kulang, kahit na ginawa mo naman yung lahat, parang kulang pa rin. Pero nung nasumpungan ko yung Panginoon, so doon ko nasumpungan na naging buo. Kasi guys, alam niyo po, kung gawain natin bilang tao ay ginagawa natin para sa kakarangan ng Panginoon, talaga nakataba sa ating puso. Kasi minsan, Madam Bless, gaya ng sinabi namin, so ako guys, hindi naman talaga yung masasabi na pastor, kasi nga si Ma'am Bliss nga nakapag-aral. Yung sa akin kasi ano lang din kami, kumbaga parang normal lang din kami na tao. Kaso nga lang nung panahon nung kami ay umikot-ikot, doon namin nakikita yung mga bagay na ginawa ng Panginoon talaga sa buhay ng mga tao. So ganun ka-importante nung salita ng Panginoon. Kasi minsan akala natin, wala lang. So parang nakikinig ka lang, tapos wala lang. Pero guys, pag yung salita ng Panginoon, sinabuhay talaga natin, magbabago at magbabago talaga yung buhay natin. Kasi napakalaki nung pagbabago na pwedeng gawin ng Panginoon. So yun lang minsan sa atin, ayaw lang talaga natin bigyan ng atensyon at bigyan ng panahon yung pakikinig ng salita. Pero pag yung salita guys, tinanggap natin ng buo sa ating puso, mababago yung buhay mo. Kasi kahit dito sa paligid na namin ngayon, mayroon kami dito dati na hindi kasundo talaga. Pero praise the Lord na ngayon, dahil sa pagkakilala at pagkatakot namin sa Panginoon, yung wall na yon is na-break na. So okay na yung mga kalaban mo dati, friend mo na. Kasi guys, ganun yung Panginoon. Kaya niyang baguhin yung mga bagay na tingin natin hindi mababago, pero pag nasumpungan mo yung Panginoon, talagang magbabago. So salamat sa Panginoon na sa panahon at saka sa opportunity at saka sa privilegio na nagpakilala din siya sa buhay ko. Kasi marami din ako guys, marami din akong mga life testimony. Kasi sa akin kasi, kaya na ganun na lang Sir Guardia Vlog, yung takot ko na hindi maglingkod at hindi sumunod kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi mas natatakot ako doon sa mga bagay na pwedeng gawin ng Panginoon. Kasi nga, mula nga doon sa bagay na hindi maganda, binago natin ng Panginoon. Kinuha natin ng Panginoon doon. So bakit natin ipagkakait yung ating panahon sa ating Panginoon? Kasi minsan, yung nakakatakot, may mga panahon na diba, nung panahon na kailangan ng Panginoon, ginaling tayo, pinagaling tayo ng Panginoon. Nung panahong tayo nagkakasakit, pinagaling tayo ng Panginoon, naglingkod tayo sa Panginoon. Tapos nung time na pakiramdam mo, hindi mo na kailangan yung pagmamahal ng Panginoon, bigla kang tumalikod sa Panginoon. Now it is yun yung pinaka nakakabahala. Kasi ang totoong paglilingkod sa Panginoon ay hindi dahil sa may pangangailangan ka, kundi kaya ka naglingkod sa Panginoon dahil hindi ka mabubuhay ng walang Panginoon sa buhay mo. Yun yung pinaka the best na paglilingkod. Ang paglilingkod na wala kang ine-expect na ibabalik sa'yo ng Panginoon, wala kang inisip, maglilingkod ako para bigyan ako ng Panginoon ng napakalaking bahay, napakaraming kotse. Kasi pag yan ay pinrovide ng Panginoon at hindi mo nabalansin yung buhay mo, talagang natalikod ka sa Panginoon. Pero pag naglingkod ka ng dahil sa hindi ka mabubuhay ng walang Panginoon sa buhay mo, yun yung paglilingkod talaga na hindi magbabago. Kasi hanggat hindi ka naglilingkod sa Panginoon na hindi ka mabubuhay kung yung Panginoon mismo yung buhay mo. Yun yung pinaka the best na paglilingkod sa Panginoon. Hide me, Lord.
Kay Caribe. Ayong ano? Ano pamagat? Yung still, yung still. Brother Will. Yung siguro still. Yung high be now. Yung ganon? Still. Still, still. 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 Under still. Your wings. Teka lang, hanapin. Hanapin na ngayon. Hindi ko kabisado kasi yung ano noon eh, yung oh sa akin din ano Sir Guardia Vlog. May mga kanta talaga na hindi mo alam yung title pero pag kinanta mo tuloy-tuloy naman. Meron may marami kong kanta dito mga meron akong kopya dito niyan pero hindi ko kasi kabisado yung ano yung lyrics. Kaya hanapin ko muna. Alam mo sobrang overwhelmed na nagaganito. Parang pakiramdam. Ito man, ang pwede mo. Pahan tayo. Yung overwhelmed ako na nagagawa natin to. Marami nagbibigay sa akin siya ngayon sa messenger na brilliant daw yung ginawa still natin. Still pala. Sobrang ganda daw still yung ginawa still natin sa, na at least nagkakaroon tayo ng ng sharing the word of God. Parang sige, pag ano, pag okay na yung ano natin kasi alam mo ano ma'am, bless yan ngayon yung isa sa mga hinihingi ko sa Panginoon, yung matutong maggitara talaga kasi pag alam mo kasi pag marunong kang maggitara. Oo. Kasi yun sa yung ano, yung maraming nag-i-request sa akin sa chat. Ah, at this time daw meron din. Power muna. Meron din. Meron din. Sa notebook, sa notebook. Appreciated naman ako sa mga tao na sa atin. Huwag kayong mag-alala mga ka-bless at mga kakigwa. Maraming ibigay at pangalanan tayo ni God ng ano, ng pangalanan tayo ni God ng maraming tapos yung kanta na ano, alam mo yung pinaka, yung isa talaga sa kanta na plug in. Kata yung ano, yung Jesus salamat. Alam mo yung Madam Bless? So salamat, o Diyos salamat, nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Yung ano, yung ganong kanta. Tapos ano, isa talaga sa mga kinakanta ko. Alam mo yung kanta na ano, yung bukod sa ikaw, yung tanging kay Jesus. Salamat. Jesus, salamat. Ano yan? Alam mo yan, diba? Lord, thank me, Lord. Still lang natin. Maganda ang still. Maganda ang still. Kasi yun, sir, yung hindi pa kami hinilay ni Pastor, yung ex-spot ko. Yun lagi yung kinakanta namin, singer yun eh. Yun yung pag pumupunta kami sa mga patay, yun lagi yung kinakanta niya yung still. Ang ganda so, nun. So, yan, naghahanap pa siya. So, Ma'am Bless, I have only siguro mga 5 minutes kaya we have to go and practice. So, mag-practice na naman ang kigo. Pumunta kami ng church. Nandito naman si Sir Guardia Vlog, yung ating worshipper. Kasi mag-practice kami ngayon around mga 4. So, biyay kami naman dito. Thank you.
still in the Lord. At maraming salamat. Yan, kasi Gwadja Vlog. So, Ma'am Bless, mag-extend ka pa, Ma'am Bless. So, nawawala si Ma'am Bless. So, thank you guys. And salamat, salamat sa lahat. And ayan, sana sunod ulit na Friday. And maraming salamat sa ating worshipper ngayong hapon, Sir Gwadja Vlog. Thank you, sir. And syempre, kay Ma'am Bless. Maraming salamat, Ma'am Bless. Ma'am Bless, bababa na rin ako, Ma'am Bless. So, so salamat. Salamat, guys. And thank you, Sir Gwadja Vlog. And salamat, guys. Yan, see you next Friday. And pagpalain tayo nawa ng ating Diyos na makapangyarihan. Salamat, Sir Gwadja Vlog, Sir Bro. Thank you. And salamat, Ma'am Bless. And salamat sa ating mga viewers. And sana patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos na makapangyarihan at patuloy nating magamit ang ating mga buhay sa paglilingkod at pagbibigay karangalan sa ating Panginoong Jesucristo. So maraming salamat, guys, sa inyo. Yan. God bless. And thank you, Kipsi po, and pagpalain tayo nawa ng ating Diyos. Bye-bye, bye-bye.